Sa bukid, so gumagawa ng paraan para kahit papaano ay merong maibenta, siyempre. So yun ang inaalagaan nila, bukod yun sa pangkain nila, pangulam nila, siyempre bukod yun sa din. May income sila, may pambili ng gamot. Tanggal po ng ano, stress. Tanggal yung bukod doon sa nililibang kumikita pa. Diba? Yan ang libangan ni kaya Antonio. Tanggal stress daw. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kababayan. Pawis na pawis kami ni Mami D. Nakalimutan ko yung pamunas ko ng sasakyan po mga kababayan. Katatapos lang po ng ating vlog po mga kababayan. Tapos mayroong lumapit sa atin, no? Mag-asawa na nangangailangan din ng ating pagmamahal, no? May sakit daw at hirap na hirap sa buhay. So pag mga ganitong pagkakataon talaga mga kababayan, pag mayroong kapitbahay, yung ating binablog, tapos mayroong lalapit at nakitaan naman din natin talaga na nangangailangan sila ng tulong, so hindi na natin pinapalagpas. No, ang hirap tumalikod na mayroong manghingi sa'yo na hindi natin napagbigyan. Ang hirap sumampa muli ng sasakyan na mayroong taong naiwan ko na mayroong nangihingi na hindi ko mapagbigyan or hindi natin makita yung kanilang sitwasyon. So okay, so since nandito na tayo at pupuntahan na natin, no? Puntahan natin ngayon. Tamang-tama, yung ating vlog ay tapos na. Kaya sabi ko, tara, diretsuhin na natin at atin na natin yung sitwasyon kasi nakikiusap sa atin. Kaya tara, mga kabayan, samahan niyo po kami ni Mami D. Hindi na kami nagdadala ng payong, mga kabayan, sa kasumbrero kasi akala namin dyan lang. Yung pala, meron pa para kami pupunta na isa. No, kung alam ko lang na ganito pala may daanan, kundi nagdala na ako ng ano, ng payong at sa kasumbrero. Okay lang, saglit lang naman. Hindi naman mag-i-stay. Hello, nanay. Dito po ba yung bahay ni Tatay Antonio? Opo. Nasaan po siya? Ah, ayun na. Hello. Magandang tanghali po. Katatapos lang po kumain? Opo. Ha? Opo. Katatapos naman ng halian. Anong ulam? Ano po, yung itlog. Torta. Tortang talong? Wow, ang sarap nun ha. Tapos ano pa? Ay, ang sarap. Kasi po yung mga sigang ko. Kasi Oh, kumusta? Anong problema? Humingi lang sana ng kahit ano, pang-maintenance sa gamot. Bakit? Anong nangyari? Anong sakit niyo po? Yung diabetes po. Tapos? Sumula kasi nung ano, nung injik-injik ng... Nung sa COVID, ganon. Vaccine. Opo. O ano nangyari? Yun, simula po nung nabaksinan po ako nung gano'n, mga 5 days, unti-unti nang nangangayayat na ako. Parang humina kayo. Tapos napa-check up nyo po. Papatikap ka lang, kulang po sa ano. Kulang sa... financial? Opo. Tapos, anong sabi ng doktor nung napa-check up nyo po? Nasabi nyo po ba sa kanya na... Ano to, Doc? Dati malakas naman ako. Pero bakit ngayon bigla akong humina nung na-injikan ako ng vaccine? Yun naman nasabi niyo po. Yun naman ang ano ng doktor. Huwag mong ano yun, kaya lang talagang naano lang yung ano mo, sabi siguro. Siguro nagkataon lang. Pero yun ang ano na... Ang nagumpisa. Kasi malaki yung katawan ko nung... Sa pagkakatanda niyo, yun ang talaga ang nagiging dahilan. Kasi nung in-injikan po ako... ng vaccine. Dumating ako dito sa bahay. Opo. Yung medyo nilagnat na ako, tapos
unti-unti ng... Di ba po normal po yun na pag na-injikan ka ng vaccine, talagang magkakaroon ka ng sinat, lagnat. Ako ganun din po. Ilang, siguro mga isang linggo. Pero no? Sinat-sinat ako. Bigla namang pong ganun, bakit... Nanghina na kayo? Oo, na unti-unti ng umaano na yung mga... Ano ko? Kamay nyo. Nanghihina, parang wala kang lakas. May, ang lalo pag mainit. Hindi nyo na kaya, tataga sa init. O, kumusta ngayon? Anong trabaho natin? Kasi... Pag ano lang, pag may tumatawag sa amin na magbebenta ng mga mais, gano'n, pinupuntaan lang namin, gano'n. Dati po, anong trabaho nyo po nung malakas po kayo sa bukid? Opo. Mais, nag-harvest ng mais? Oo, nag-ano. Ilan po ang anak nyo, Tatay Antonio? Pito po. Pito? Oo. Malalaki na sila. Nag-ano pa lang? Nag-school pa po. O paano po ngayon? Hindi na kayo makapagtrabaho. Ito po yung bunso. Maliit pa yung bunso nyo. Paano po ngayon, pito, tapos nag-aaral, paano nyo po yung pagkain nila, yung pamasahin nila, yung allowance nila, paano po? Kasi hindi na kayo makapagtrabaho masyado. Sakripisyo na lang po. Si Mrs. nyo, anong trabaho? Wala rin. Naglalaba dyan sa malaking bahay. Ano. May labada na tinatanggap. Pag tinatawag siya. Ano. Ba't dito kayo nakatambay? Malamig ko. Kaya pala may upuan kayo. Mainit kasi sa loob. Kanino itong mga manok? Mga libangan ko na lang po. Kinaparami para pag may ibenta, parang gano'n. Magandang ano yun, magandang idea. Dito na lang ako nag-ano. Nag-aalaga. Ito sa inyo lahat yaan? Opo. Wow. So magandang paraan kasi hindi naman masyado makapagtrabaho dahil may sakit na. So kailangan gagawa ng paraan. Paraan na lang po. Opo. Para matustusan yung pangangailangan ng mga bata. Anong bang maintenance doon sa sinasabi nyong diabetes nyo? Pagpaano lang kahit pang gamot, ganun, pang pa-check up, sana. Bakit kailan ang huli yung check up? Nung nagpakuha ako kahapon ng dugo, pero hindi pa nababasa. Sa awareness pa lang daw babasa. Nagpa-laboratory kayo, hindi niyo pa alam. Yung iba, yung resulta ng, ano, ng blood sugar, 270. 217, kundi mataas. Mataas na po. Mataas ang sugar nyo. So, kaya nirequest ng doktor, nirequestan ka na magpa-laboratory kayo. Makukuha tapos, nyo sa... Bernis pa po yung ano na. Yung resulta. Yung pinaka, kung anong pwedeng... Malamang, pag nakuha lang, makuha yung result na yon, talagang magagamot ka. Diba? Sa bagay, meron naman nahihingi sa center natin. Yung iba, kung wala sa center, kagaya nung, ibinin po talaga. Kanina, nagpa-check up kami. Dahil pinacheck up ko yung ano, paracetamol lang naman at saka carbosystem. Vitamins. Ascorbic acid lang yung binigay. Kasi wala naman daw. Opo, hindi lahat ang nasa, gamutan na dyan sa center. Kung ano lang yung available nila, yun lang yung wala, yun ang bibilhin mo. Yung mga pang-ubo, wala naman daw silang... Ano, kasi ngayon, wala naman kayong nararamdaman? Pag mainit po, medyo humihina. Ganun. Saan ba bahayin nyo? Ito po. Saan? Yung kubo po. Nandiyan. Okay pa siya tayo sa bahay nyo. Parang ayaw nyo magpapasok sa bahay nyo. Siguro mayroong tinatagong ginto dyan. Ito. Oh, ang cute naman. Anong ulam? Oh, ang daming kanin. Ha? Tapos ang talbos ng ampalaya. May ano pa, mangga. Oh, pwede nang pang-ulam yung mangga. Diba, kung walang ulam. Ito yung, oh, ang cute naman ng bahay. Kasi yung anak ko, ay naandang marami po. Ako nag-aaral na anak. Ha? Talagang marami kasi ako nag-aaral na anak. Pag sabi nga ni Kuya John na may anak, may ano naman po ako, may anak naman po akong isa, si yung Antonio Junior ko. O anong trabaho ni Antonio Junior? Ano po, sa may Pampanga. O anong yun, trabaho po? Ano po, ng sapatos, pabrika po ng sapatos. O, tapos?
siya po yung tumutulong sa amin minsan kasi nagmi-maintenance nga po siya. Buti hindi pa nag-asawa. Wala pa naman po yung asawa. Hindi nakakatulong kahit pa paano. Mm-hmm. Yung siya po yung tumutulong sa amin. Tapos yung tumutulong sa mga kapatid yung nag-aaral. Kasi nga hirap na si Kuya Antonio magtrabaho dahil may sakit. Opo. O bukod doon sa junior nyo, sino pa ang tumutulong? Kasabi na banggit ni Kuya kanina, naglalabada din po daw kayo. Tsaka yung kapatid po niya, talagang humihingi po kami ng tulong sa kanya. Siya po yung nagpa-laboratory kahapon sa kanya. Kasi talagang, kung minsan kasi ma'am, nanginginig kasi siya. Parang alam niya talagang mataas yung ano niya, blood sugar niya. No? So, nahihilo kasi pag tsaka ano po, na parang nanghihina yung gaano yung mga kamay niya tsaka yung katawan niya. Kaya sabi ng kapatid niya, sige pa laboratory niyo. Tingnan niyo yung blood sugar niya, baka masyadong matas. Kasi noon sa naano namin, umabot pa ng 500. Upo, 500. Hindi nahilo-hilo na si... Upo, muntik na na collapse. Umabot po ng 500, kaya doon natakot na kami. Pangalawang ano namin to eh. Pa... Naka-recover na po siya noon. Tumaba na nga po. Lalo na ngayon, mainit, mainit din. At saka, ingat din sa pagkain. Upo, lalo na po, pag yung taas ang dami pong bawal na. Ang dami pong bawal. So yun, medyo ingat tayo doon. Para hindi masyadong magkakaproblema. Okay. Hindi lalala yung ano ko. Ano yung binawan ng doktor. So hindi natin. Okay. Kasi ang hirap magkasakit. Ano talaga po? Ano, sobra po. Lalong mahirap. Tapos may sabi ko nga po, ano, Diyos ko. Sabi isa pa, hindi lahat ng pagkakataon, kahit sabihin natin nandiyan yung mga kapatid natin, hindi lahat ng pagkakataon na meron sila. Opo. Paano pag nagsabay yung problema? At saka, nakakahiya din. Tama, nakakahiya din. Naiasa lahat ng pagkakataon kasi mayroon din ang pamilya. Opo. Mapalad lang talaga na mayroong mga kapatid na mabait. Mabait. Na kusang nagbibigay. Kamamatay lang po kasi ng nanay niya tapos ganyan na naman po. Kaya nahihiya din po kami. Hingi ng tulong sa mga kapatid niya. Pero sila po yung kumukusa, kinukumusta po siya. Sabi ko naman, ito po, okay lang naman po, nanghihina lang po si tatay Antonio, sabi ko sa mga kapatid niya. So at least, nagawa nyo na ng paraan, nagpa-check up kahapon, makukuha na yung laboratory by Friday. Opo. So ang siyempre, ang haharapin nyo niya naman, sigurado, na meron na namang i-re-reseta yan, hindi pwedeng wala. Opo. O saan na naman kikukuha ng pang-bili? Yan na naman po ang pinoproblema po namin, yun na naman po. Tapos nagkasabasab. Kunin na lang natin yung reseta, tapos basahin na lang natin. Wala naman tayong pambili. Tapos nagkasabay-sabay. Totoo yan mga kabayan, alam niyo po. Kaya ang ginagawa minsan ng mga kababayan natin na may sakit, may iniinda, ayaw na lang nila magpa-check up. Ayaw na lang magpa-hospital. Para hindi naman nalaman. Kasi kung magpa-check up sila, na-itis nga rin. Oo, sige, magpa-check up sila. Libre yung check up. Hindi naman lahat ng reseta ay mahihingi mo sa center. Siyempre, ang wala sa center, bibilhin mo ngayon. Ngayon, ang katuwiran nila, ayaw ko na magpa-check up, wala naman nila kung pabili ng gamot. Plus, mai-stress lang ako sa kaiisip, malalaman ko yung sakit ko, tapos wala akong pambili ng gamot. Ang ibibili ko ng gamot, ipakain ko lang sa mga anak ko. Kaya ganun palagi, mga kabayan. No? Napakahirap talaga na magsakit, tapos yung sitwasyon mo ganito. Isa kang mahirap din, plus may sakit pa. Kaya mas okay na yung tama na yung buhay, nakakaraos ka sa araw-araw, basta walang sakit. Opo, kasi, tama. Okay lang. Okay lang, survive ka. Pero yung mahirap ka, plus may sakit, lalong masakit yun sa pamilya. Diba? Opo. Tulad niyan, walang inaasahan, buti lang, meron silang anak na hindi pa nag-asawa, nakita paano kakatulong, at hindi lang naman doon sa pagkain nila o sa gamutan ng tatay niya. Siyempre nag-aaral pa yung mga bata. Opo. Yung mga kapatid niya. Siya po yung tumutulong sa... Kumbaga yun ang breadwinner, hindi lahat ma-provide, kumbaga. Mayroon man siyang maibibigay, tama lang din sa pagkain. Kasi hindi naman din ganun kalaki yung sweldo. Opo. Ano pong trabaho, nanay? Ano lang po, ma'am? Tatahin ng mga sapatos. Doon sa may... Nagtatahin ng mga sirasirang sapatos? Hindi po, pabrika po. Ah, pabrika. O, magkano lang naman din po ang sahod ng pabrika. Tapos, Pampanga rate ay province rate. Provincial rate. O, buti na lang, mabait yung ano niyo. Opo, siya po yung... Yung nauupa pa siya ng bahay. Kasi diba, po, nauupa, pagkain niya, allowance niya. Siya po yung nagpapaaral na. Yung anak kong grade 12. Ilang taon na? 22 pa lang po. Uy, Diyos ko, 22. Ako'y napahanga sa kanya, 22 years old. Pero parang... Siya po yung tumutulong sa pag... Siguro sa akin, kaya... awa, at saka mahal niya ang kanyang pamilya.
siya po yung tumutulong doon sa grad. Kasi yung isang anak ko, ma'am, gra-graduate itong May ng grade 12. Opo. Eh, siyempre, ma'am, may babayaran siya. Sabi ko, anak, yung babayaran ng kapatid mo, ikaw muna yung magbayad kung may pera ka dyan. Wala pa daw sweldo. Mawala pa naman akong sweldo, ma, sabi niya. Eh, tapos si Papa pa ganyan, pa dapat ipagamot ko si Papa. Yun yung lagi niyang sinasabi. Parang inaalala niya yung Papa yung panami. Pag dumadating nga siya, ma'am, laging, Papa, kumusta ka? Bakit ganyan ka ng payat-payat mo na yung ganun, ma'am, na talagang naawa po siya. Junior na junior talaga. Tapos inaakap niya, ma'am. Bakit naman pa ganyan? Sabi niya, alagaan mo yung sarili mo, ah. Sabi niya, ipapagamot kita, Papa. Ah, sabi niya, gaging ganun, ma'am. Talagang umilibla na ako sa anak kong yun kasi talaga kabait mo niya. Sabi ko, oo, gamit kasi mahirap mawalan ng magulang. Sabi ko, kasi buti nga lang, ma'am, nandyan siya. Ang swerte opo, na meron kang ganyang klaseng anak na talagang walang inisip, kundi magulang, no? Talagang gumagawa din sila ng paraan. Nakapag-aral na ba yun? Nakapagtapos na ng kolehiyo? Hindi po. Hanggang grade 12 lang po. O at least nakapag-aral kayo, nakapasok siya ng ganyan. Baka sa ngayon, sabi siguro niya, isip-isipin niya, hindi mo na ako mag-aral ng college kasi hirap. Magtrabaho mo na ako para matulungan ko sila ni sabi mama. Sabi nga po niya sa anak kong isa, yung graduate itong May, sabi niya, pag nag-graduate ka na ng grade 12, kunin mo yung mga diploma mo, mag-requirements ka, ipasok kita dito para may katulong, para ano, tulungan natin sila mama tsaka sila papa, sabi niya. Sabi niya. Yung pagiging panganay niya, talagang tinayuan niya, ano, napakabait na bata. Okay, sige, nandito kami na kahit papaano yung problema ay maibsan. Opo. No, dahil alam ko ay kung gaano kahirap yung tipong walang-wala ka na. Opo. Tapos may sakit ka pa na iniisip, may gamot ka pang bibilihin na hindi mo mabili-bili, no? And then wala ka talagang makuhanan. Problema talaga, halos di ka makatulog sa gabi, no? Opo. Sa kaiisip kung paano. Kaya nga minsan hirap na nga sa pagkain. Tapos may sakit ka pa, may gamot ka pang bibiliin. Wala. Diba? So, naka-check up na kayo, kuya. Then, antayin nyo na lang yung laboratory plus yung gamot, diba? So, yun na lang antayin yung reseta. Kasi malamang resetahan talaga kayo kasi sabi nyo, napakataas ng blood sugar nyo. Pero wala pa naman binigay na reseta sa ngayon. Wala pa. Yeah, hindi pa nagbigay kasi sa Biyernes. Sa Biyernes na. Pang-isahan na kumbaga. Lahat ng laboratory result, doon sila mag, ano, para pang-isahan. Okay, sige, tamang-tama yung punta. No? Ito, pang-bili nyo ng gamot. No? Para 1,000, 2,000, 3, 4, oh, 5,000 para yan sa gamot na bibili mo sa Friday na kahit paano maibsan yung iniisip nyo, okay? Tapos kung may sobra, syempre bili mo ng pagkain nyo. Unang-una ay bigas kasi importante talaga yan, no? Kanina nakita ko doon meron kayong talbos ng ampalaya? Naku, masarap yan. Ito po yung lagi niyong inuulam, ganun po. Para yung mga mapapait. Ayan, masarap po yan. Kasi nga, diabetic ka. Sabi na yung ampalaya daw. No, yung talbos. Tapos, ingat doon sa mga matatamis. Basta maraming bawal yan. Marami po. Oo. Tapos, may mangga dyan. Medyo bawal ata yan pag sobra. Bawal din po. Isang lao. O, tsaka yung mansanas po, isang piraso lang po. Pisngi-pisngi lang. Huwag buo. Yung ubas po dalawang ano lang, dalawa tatlo lang. Kailangan ganyan kasi pag nasobra hindi maganda. Madagdagan yung sakit niyo. Yung mangga, isang pisngi, pwede na iulam yun. Inuulam ko yan, yung manggang klaseng ganyang mangga, inuulam ko yan. Siyempre po, magpapasalamat tayo sa biyayang pinagloob natin sa kanila mula sa ating pioneer sponsor na talagang mula noon hanggang ngayon patuloy sa pagmamahal sa ating munting alikain. Walang iba kundi si Sir Romy and Ma'am Linda Octavo from
Portsmouth, Virginia, USA. Maraming salamat po sa inyong ginituang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan at katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganoon, maraming pa tayong matulungan na gaya nila. Maraming salamat, Sir Romy at saka Ma'am Linda, sa biyayang binigay nyo. Sana po marami pa kayong matulungan na gagaya namin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyo, Sir Romy, Ma'am Linda, sa mga tulong na binibigay mo sa mga katulad namin. Sana po ipagpatuloy mo lang po ang pagtulong para maraming kang matutulungan. Maraming salamat din po sa iyo, Sir, Ma'am, sa inyong dalawa, dahil kung hindi dahil sa inyo, wala pong makakatulong sa amin. Maraming salamat. God bless po. So ayan po yung mga alaga ni Kuya Antonio. No, kasi hindi na makapagtrabaho masyado sa bukid, so gumagawa ng paraan para kahit papaano ay merong maibenta, siyempre. So yung inaalaga nila, bukod sa pangkain nila, pangulam nila, siyempre bukod din sa din. May income sila, may pambili ng gamot. Tanggal po ng stress. Tanggal yung bukod doon sa nililibang kumikita pa. Diba? Yan ang libangan ni kaya Antonio. Tanggal stress daw. So mga manok at pato po. Mga pato. Manok at pato yung mga inaalagaan ni Kuya Antonio. Ang dami na, no? Diyos ko, ang dami. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.